What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay mag-share ako ng tips kung paano tayo mag-expand ang ating PisoFA business gamit ang Vulture Code. Para ito sa mga PisoFA owner na gusto mag-expand ang kanilang negosyo pero wala pa silang budget para sa another na PisoFA window or sub-window. Para lubos natin maintindihan yung sinasabi ko na expansion ay pupunta ko sa aking computer kasi magbibigay ko ng scenario kung paano natin gagawin yung sinasabi ko na expansion gamit ang Vulture Code. Okay? So, diretso na ako sa aking computer. Okay guys, nandito ako ngayon sa aking malupit na computer. Bali, simulan natin yung sinasabi ko na expansion ng ating PisoFA business. Okay? So, magbibigay ko ng scenario. Halimbawa guys, ito yung bahay ninyo. Bali, may kapitbahay kayo ng sari-sari store at saka apartment. Ito yun, at ito. Bali, ito yung mga example ng mga client natin, itong mga tao na to. Bali, sa pinakadulo, ay merong another na bahay, ito. Bali guys, itong PisoFA ninyo is normally guys, yung mga antena natin is umabot lang ng mga 100 or 150 to 200 meter lang. Kaya may possible na yung signal ng wifi natin ay aabot dito sa sari-sari store at saka sa apartment. Normally guys, yung mga client natin is maghuhulog dito sa ating window tapos magtatambay doon sa sari-sari store o kaya sa apartment nila kasi umaabot yung signal ng ating wifi. Okay? Bali, ang problema guys, itong dalawang bahay sa dulo ay possible na hindi aabot yung ating wifi signal. Kaya mangyari guys, ay kung magulog ito ng coins, kailangan niya maglakad. Pag after niya magulog, possible na tatambay lang sa sari-sari store o kaya apartment. Ang problema guys, sa mga ganitong area, pag malayo yung bahay nila, na hindi abot yung wifi signal natin, possible na uulog ng coins ay hindi ganong kadalas o hindi ganong kalaki yung coins na iuulog nila. Kasi nga, hindi abot yung wifi signal sa area nila, kaya limitado lang yung possible na magtambay sila sa sari-sari store o kaya sa apartment. Ang possible na parati mag-uulog ng coins ay yung nakatira dito sa sari-sari store pati na rin sa apartment or kaya boarding house. Ngayon guys, ang tanong dito, paano natin maabot yung wifi signal natin dito sa dalawang bahay para yung mga nakatira dito ay possible na magulog parati or magulog ng maraming coins kasi nga yung signal ng wifi natin, ng PisoFA natin ay abot dito sa dalawang bahay. Okay? Ang strategy dito para ma-expand natin yung signal ng ating PisoFA ay gagamit tayo ng bridge mode. Ang bridge mode guys ay mayroon ko tutorial kung paano siya ginagawa. Okay? Kung ginawa natin yung bridge mode, ibig sabihin, kailangan natin magdagdag ng antenna dito, pati rin dito. Dito sa sari-sari store, pati na rin sa apartment, para yung bagong antena ay aabot dito sa dalawang bahay. Pag umabot yung wifi signal ng bendo mo, ang mangyayari guys ay possible na uulog ito ng maraming coins kasi nga umabot sa bahay nila. Iba pa rin yung PisoFA signal natin ay umabot sa kanilang bahay kasi may tendency talaga na uulog sila ng marami kasi nga pasok yung signal sa kanilang bahay. Okay? Balik guys, ang tanong guys, paano natin gagawin yung paglalagay ng antena ay hindi natin itong bahay, itong sari-sari store o itong apartment, okay? So, ito yung guys, nasabi ko guys na example, no? So, example guys, naglagay tayo ng antena dito pati dito. Tapos, ang tanong guys, ano yung strategy para payagan tayo maglagay ng antena sa bahay nila? O halimbawa guys, ginawa niyo na yung bridge mode. Okay?
So meron ko tutorial guys, ha? Tandaan nyo guys, meron ko tutorial. Panoorin nyo lang kung paano siya ginagawa yung bridge mode. Okay? So hanggang nyo guys, depende sa inyo. Sa akin na part, ang ginagawa ko guys ay halimbawa guys, itong Star Store. Kakausapin ko yung maaari nito na kung pwede ba ako maglagay ng antenna sa bahay niya, tapos magbibigay ko na libreng internet na isang cellphone. And then, yung voucher code, kada benta na mayroon isang piso. So, paano yun? Pag nakabenta siya ng voucher code sa halagang 5 pesos, mayroon isang piso. Kung 10 pesos naman, mayroon isang 2 pesos. Kung 50 pesos, mayroon siya 5 pesos. So, kailangan kasi na kumita din sila para ganaan sila mag-entertain ng client. Halimbawa guys, itong bayan na to, ang instead na pupunta sa bendo mo, ang gagawin niya ay pupunta na lang dito sa tindahan at bibili ng voucher code. Alam po natin guys na lahat ng piso wifi ay mayroong voucher code na option. Kung isipin mo, hindi na tatamarin yung nakatira dito sa dulo para magulog ng bendo, dito na lang sila bibili ng voucher code pati rin ito sa apartment kung saan yung malapit. Bali guys, ang mangyari guys, itong nakatara dito, instead na pupunta dito sa bendo machine natin, dito na lang bibili sa Star Store o kaya dito sa apartment kasi mas malapit sa kanila. Okay? Kasi abot na yung wifi signal sa bahay nila. Ngayon guys, para hindi malito yung mga nakatira dito, kung kaninong signal yung nade-detect nila at alam nila kung sino pupunta nila. Kung halimbawa guys, itong Star Store, kilala nyo, sabihin natin na kay Pedro sa Star Store. Bali, ang nilagay nyo sa wifi signal dito ay pangalan ni Pedro. Ilagay nyo ito, Pedro Piswipe, para kung sakali ma-detect nito, itong nakatira dito, ay dito na lang didiretso. Kasi alam na dito, galing yung signal at dito bibili ng voucher code. Okay? Ganun din dito sa apartment. Itong bahay na to, pag ma-detect na may wifi signal, tas ma-detect na yung nakalagay dito na signal ay galing dito, yung may-ari ng apartment ay yun ang ilalagay na pangalan sa wifi signal dito. Para yung nakatira dito ay alam niya kung saan siya pupunta o kaya saan siya bibili ng voucher code. Okay? Bali, isa pa guys, para malaman nila na itong Star Store o kaya apartment na nagbibenta ito ng voucher code, kailangan mag-provide ka ng tarpaulin para yung mga tao dito na dadaan or dito aware sila na itong Star Store apartment ay nagbibenta ng voucher code para hindi hasil sa kanila na pumunta pa sa iso yung pibindo mo. Okay? Sa mga nagtatanong kung paano gagawin yung voucher code na sinasabi ko guys, ay meron ako tutorials sa akin channel. Kaya panoorin nyo lang guys. Okay? So, natin na guys. So, mangyari guys, ay nag-expand na rin kayo ng negosyo ninyo. So, lalawak yung market ninyo. At bukod sa kikita itong tindahan, pati apartment, kikita ka rin. Yan lang magbigay ko ng tips. Bahala na kayo kung ano yung discount niyo. At least na bigyan ko kayo idea kung paano yung gagawin yung expansion na sinasabi ko. Dito guys, din na kayo gagamit ng sub-bendo. Din rin kayo gagamit ng another piece bendo. Ang gagamitin nilang ay voucher code. Siyempre, dahil voucher code yung gagawin mo, kailangan mo rin mag-print ng marami para i-provide dun sa store or kaya apartment. So, hanggang dito lang guys. Thank you for watching.